Pero mami, kumbaga kayo ba, ano, sinabi niyo sa Daniel kung sakali magpo-propose siya, eh, magpaalam muna sa inyo. May ganun bang ano? Wala namang ganun. Pero anytime na mag-propose siya, okay din naman sa inyo na, parang ganun. Kung sakali, ready na rin kayo as a, ano. Depende sa kanilang dalawa, mag-usap sila. Kasi kung ayaw ko naman, gusto naman nila, di ko na naman magagawa. Anyway, parehas naman silang okay na, di ba? Pwede ba nagpo-propose? Parang sinasabi kasi ng mga fans, malay natin. Hindi pa. Wala pa. Oo. Open pa silang dalawa para pag kami may gusto pa umikot kay DJ, meron pa gusto umikot kay Kat. Open pa sila. Para namang hindi na mangyayari yun, no? Sa tagal wala pinagal. Wala kang ano, mag-ahasi. Mag-ano. Diba? Walang mag-ano, mag-atem. Time's up. Okay, in the next 5 years, so ano na ako na, I'm about 31 years old na ako na. That's still young. Yeah, I'm still young. But then, you have different priorities, you know, 5 years from now, and 5, 10 years from now, iba-iba. Of course, you want to do so many roles pa. Pero grabe, ang bilis talaga nangyayari lahat. The love team, Kathniel, will always, always be there naman talaga. But we don't wanna limit or parang box ourselves na hindi pwede si DJ gumawa ng ibang ganyan kasi dapat Kathniel lang parati. Grabe, 11 years na. So in the next 5 years, I can't wait to see DJ to do more films na alam ko na dami niya na-envision. And kung may gagawin pa kami in the future, you know, nandiyan yan, but yung important siguro yung gusto din niya talagang gawin as Daniel. And ano ba, ang hirap kasi ang dami na namin nagawa together and ang swerte lang siguro namin na yung fans namin, ina-allow nila kami to grow individually and as love team as well. But yan, nagko tayo sa kanina, ayaw namin ilimit yung isa't isa. And if he wants to do this project without me, that's okay, I won't feel bad. And kung may i-present sa amin na project namin together na hindi pa namin nagawa, why not, di ba? But yan, tumatanda na rin kami and of course we want to offer the audience more roles na hindi pa talaga nila napapanood. So mas pinipili and hindi yung particular lang siguro kami ngayon, especially kung ano yung pipiliin, especially after this for next year. Very critical siya. Yun yung mahirap. DJ? Hello, madam. Next 5 years, accurate yung sinabi ni Kathy. Ganun talaga madami, di ba? We've done so much films, shows also. Siyempre, ayaw naman, tama rin yung sinabi ni Kathy na hindi naman tayo, hindi kami dapat makahon masyado. Kasi nga, kagahit tulad din ang sinabi ni Direk May, marami pa kami pwedeng gawin, di ba? I'm just very thankful na ito, ay tinanggap ng tao pa rin itong show namin. You know, it's not a joke. Diba? Paulit-ulit namin itong ginagawa. Pero talagang binibigyan lang namin talaga ng dedikasyon, diba? Na maipa pa rin ito sa iba namin mga past na ginawang films. Pero at some point kasi aabot na rin tayo na gusto na rin natin gumawa naman ng ibang timple. Diba? Kasi pag paulit-ulit, nawawala na din minsan yung ikaw rin. Parang, yeah. You know, so you have to do something new. Diba? Something, a different taste. Kasi pag paulit-ulit na ginag, parang pagkain na paulit-ulit nakakasawa na doon. I'm not saying na nakakasawa, it's always magical pag magkasama kami doon, di ba? Pero, individually, kailangan namin din mag-grow as actors din. Gumawa naman ng mga projects na kinakatakutan namin, di ba? Mga projects na hindi kami sigurado. Masarap yung ganun, eh. Masarap yung pagsugalat. Hindi mo iniisip kung anong pikitain ng pelikula. You just wanna do it because I like it, di ba? Iba yung feeling na yun. So, ang dami po ang mangyayari in the next 5 years. Pero, lahat naman yan, it's all about passion, di ba?
with a craft. Yun lang naman yan. So, yes. Thank you, madam. May follow-up na niyo parati yung kilig na binibigay mo sa viewers. So, ang tanong ko, parang follow-up na din, paano niyo pinapalitili yung magic ninyo? Yeah, maganda to na ngayon. Kasi, di ba, if you talk about kilig, yung kilig naman kasi nararamdaman yan lagi, di ba, pagka bago mo kakilala ng isang tao, di ba, yung pinakamasarap na moments ninyo, eh, bago pa lang yung pag-ibig na ko. Napakasarap, di ba? Kung tinginan, it's the best, di ba? Pero, pag ginagawa mo na siya sa off-screen, on-screen pa, for 11 years, paano? Maturity. Maturity ng kilig na tinatawag natin. Hindi naman lahat ng tinginan na ito, yun na yung kilig, hindi eh. Lalo na sa amin ni Catherine, iba na yung ibig sabihin ng kilig sa amin, di ba? Mas dito, lalo dito sa show, mas tinitimpla namin kung paano kami dapat eh. Hindi na yung yung parehong alpha yung characters namin. Kung titignan nyo, di ba? Parehong may mga sariling buhay eh, di ba? Walang sumusunod na isa. Parehong may tig-isang gera yung parehong grupo eh. Pero yun, balik-balik na ako doon sa kilig. Iba na yung atake namin kaysa sa dati. Dati kasi may mga cheesy lines ka pa na dudulas pa yun eh. Di ba kasi cute pa siya? Diba? Alam mo yan? Pero pag ginawa na namin yun, hindi na siya masyado dudulas. Baka cringe na. Kasi just put yourself sa audience eh. Kung ako'y nanonood at alam ko na matagal na at ginam, parang ako, God damn man. Diba? Ilang beses na yun. Diba? Kahit ako na mismo magre-reklamo eh. So, ganon din kaming dalawa. Paano yung mas normal na atake? Paano pa, diba? Ikabit na natin yung reality dito. Diba? Ano na yung masarap sa pakiramdam? Diba? Ano ba yung dapat nating marinig? Ano ba yung dapat nating sabihin? Yung mga ganong mga bagay. So, iba na rin, di ba? Kulit, di ba? Kilig lang, nagiging complex na masyado kasi nga antagal na namin ginagawa, di ba? Pero, yeah, yun lang. But, Kat? Siguro, yung pinaka-challenging namin na I think yung sa lahat ng teleseries na nagawa namin, kung kilig lang yung pag-uusapan, dito kami pinaka na-challenge. Maybe because one, pangilang teleserye na namin to, and then two, paano mo bibigyan ng rason yung mga tao to watch yun, bigyan ka ng, kumbaya sa Netflix, 30 minutes of their time, kung pag napanood nila, napanood ko na yun, nakita ko na yun sa Gatubit, nakita ko na yun sa Pangako Sa'yo, sobrang hirap na na. Kung alam niyo lang, kung nakikita niyo lang yung discussion and yung struggle namin with Derek, with Zero, yung producer namin, kung paano siya maitatawid, na hindi lang maitatawid, na gusto mo siyang magawa na bago, napakahirap, totoo lang. So, yung sa kilig, yung aside sa maturity na kailangan iba-iba na yung ways kong tingin, iba na yung, iba yung pag-show mo ng love, important siguro na yung effort talaga na ibahin mo at yung effort na yung totoo lang yung makita mo. Huwag mong i-arte na kung hindi ka kanilang nung binasa mo, doon yung totoo mong mararamdaman. Doon lang kami parati pupunta. Akala nila pag love story, yun yung pinakamadali. Pero yun, no, ang hirap. Ang hirap-hirap magpakilig. And happy lang kami. Dahil tinanggap talaga ito ng lahat ng tao. And hindi namin alam kung yung next natanggapin, kung yung next, you know, ang hirap timplahin eh. Pero siguro nakuha yung templa ng lahat dahil yung character ni Ali at Eloy pumasok na sa amin and hindi nagsasawang makinig sa amin si Derek. Whenever we feel uncomfortable, we talk to her, pupunta, nakita mo nagpupulang-pulang na kami din sa system and then dinidiscuss na how to revise it, how to make it more Ali and Eloy na comfortable as Cat and Leech. Yun, very important na maging hands-on sa mga ganun bagay kasi if not, hindi kami comfortable at pipilitan lang. For sure, makakamdaman yun. Kasi ang tatalino talaga ng audience ngayon. So, yun lang. At the end of the day, you have to do what feels right. Yun na lang yung ginagawa namin. Very well said. Thanks, Kat. And loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, eh. So, loyalty equals your contentment. Alam mo,
sinong pinaka-loyal? Yung aso ko si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buwan. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Thanks, DJ and Kat.